Guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Hindi open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya, piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Ano yung current energy? Justice reverse, Five of Wands. Give me the message. Meron dito ang Ten of Pentacles reverse. Five of Swords, upright, and Nine of Wands reverse. Meron dito ang Seven of Wands reverse. Give me the message. Meron dito ang Two of Pentacles reverse. Nine of Cups reverse. Okay. Meron ako nakita dito na Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Then Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Tingnan lang natin kung bakit lumabas tong Justice Reverse. Okay? Tingnan ko dito sa isang card. Nafe-feel ko kasi dito na meron ditong conflict. Kung madalas mo makita yung 5-5-5, nafe-feel ko dito yung new beginning para sa iyong sarili. Nagkakaroon ka ng pagbabago sa iyong sarili. Nagkakaroon ka ng panibagong perspective, or pwede rin sabihin na meron ka ng sinisimulan. Meron kang ginagawa sa iyong sarili na kung saan ano, nag-evolve ka. Okay? Then dito, no, meron ako nakikita dito nagkaaway, nagkagulo. Okay? Ito na yung nakikita ko na kung saan humantong sa hiwalayan. Sa hindi pagkakasundo-sundo dito ng pamilya. Merong involved na pera yung iba sa inyo. Or pwede rin sabihin na meron pa ditong tao na nahuli sa Five of Swords. Okay? Meron ditong panlilokong ginawa. Iniwan ng yung mga tipo na tinaraydor, sinaktan. Okay? Nag-backfight. Nag-disappoint ka dito sa Five of Swords. Then, na-feel ko dito sa Nine of Wands reverse. Ano? Pinanghinaan ka ng loob dito. Ito na yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin na yung person mo pinanghinaan ng loob. Kasi nakikitaan ko dito na may humantong sa away kaguluhan, okay? Gusto mo dito ng justice sa ginawa sa'yo, okay? Meron dito hindi balansi, o pwede rin sabihin yung person mo, hindi balansi siya sa panahon ngayon, okay? Yung bang tipo na feel empty siya sa sitwasyon, sa kanyang nararanasan sa panahon ngayon dito sa Nine of Cups, okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan natin dito, The Magician. So, nafe-feel ko dito, no, kung hindi ka man nakakahanap ng justice para sa tao na ito, huwag ka mag-alala, nasa iyong card, nasa iyong baraha. Na kung saan, ano, nafe-feel ko dito, meron kang kakayahan, meron kang tapang, meron kang lakas ng loob. Okay? Nafe-feel ko din dito, no, malakas yung manifestation mo. Okay? Kung humihiling ka man dito ng justice para rito sa ginawa sa'yo, sa panglulokong ginawa sa'yo, nafe-feel ko dito na masasakatuparan mo to dahil nasa iyong The Magician. Kumbaga, parang magic. Okay, ipagkakalob sa'yo, ito rin nakikita ko. Kung ano yung mga dinidesire mo sa iyong puso, okay, ito yung marilisin mo dito sa The Magician. So, may naman, oh, maging klaro ka din kung ano yung intention mo, kasi meron kang willpower, eh. Willpower para matugunan to kung ano yung mga hinihiling ng puso mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, lumabas ang Five of Wands upright. So, nakikita ko rito yung conflict. Meron dito hiwalayang naganap, okay? May gulo, may nang-away, or pwede rin sabihin na merong pangyayari na kung saan hindi pagkakasundo-sundo, pwede rin sa trabaho, o pwede rin sabihin sa pinapasokan ng person mo, no? Sa trabaho, meron dito kaguluhan, hindi nagkakaunawan, or pwede rin sabihin sa inyong dalawa. Meron dito kayong, yung bang tipong meron kang natuklasan dito na kung saan, ano, nagpababa ng iyong energy dito. Pinanghinaan ka ng loob dito. Ito rin nakikita ko. Pwede involved sa pera, okay? And then, nakikitaan ko rin dito, meron dito nanlulumo, okay?
humantong sa away dito dahil merong involved na pera. Meron ditong tao, or pwede rin sabihin yung person mo, no, kung meron siyang business. Meron tong nakapartner na masyadong greedy, okay, madaya, okay? And then, nafe-feel ko din dito, ano, meron ditong tumiwalag na. Okay, ito lang nafe-feel ko. Pwede ikaw, inalisan mo na to kasi meron ka ditong natuklasan dito sa tao mo. Okay? Kumbaga, ano, sobrang greedy, pwede rin sa material na bagay or pwede rin sa pera. Ito lang nafe-feel ko, meron ditong involved na pera. Ito lang yung nakikita ko. Yung matipong halimbawa, nag-away ko ng person mo dahil meron siyang pinagkagastusan or meron siyang ginawa sa pera na kung saan, ano, yung pera na yun hindi nakalaan para roon. Kumbaga, kunyari, nagsugal or pwede rin sabihin na in-invest sa maling investment na kung saan, ano, humantong dito sa away, dito sa Five of Wands. Ito lang yung nakikita ko, okay? Kasi nafe-feel ko dito na pwede rin natalo sa sugal kasi may pagka-greedy siya. Gusto niya yung tipo na mabilis nakita. Ito lang yung nafe-feel ko. Then lumabas ang Ten of Pentacles reverse. So nakikita ko dito na meron nagkagulo, nagkahiwalayan. At nafe-feel ko din dito, ano, merong away. Involved talaga yung pera. Ito yung dahilan din kung bakit kayo nagkatalo dito, okay? Then dito, no, lumabas ang Six of Swords reverse. So nakikita ko din dito, no, nitong taong ito ay nagkakaroon siya ng trouble sa kanyang nararanasan sa panahon ngayon. Ngayon yung nararamdaman yung trouble sa ginawa sa'yo, okay, dito sa Five of Wands and King of Pentacles reverse. Kumbaga itong tao na ito ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, okay? Kumbaga itong tao na ito, nahihirapan siyang magbago, okay? Maybe mayroon na itong addict, okay? May addiction na ito na kung saan, ano, kailangan niyang hilumin. Kasi nafe-feel ko dito may pagka-greedy eh. So, meron ditong addiction kung bakit kayo nagkalayo ng tao na ito. Kung ano man yung addiction ng person mo, no, merong involved na ganun. Ito lang yung nakikita ko, may bisyo. Ayan. Then dito, ano, lumabas ang Five of Swords. Then, lumabas ang judgment. Judgments upright. So, nakikitaan ko dito, nag-reflect, okay? Yung bang tipo na, kung ano yung ginawa sa'yo, okay? Halimbawa, niloko ka ng tao nito, nag-reflect din sa kanya. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, ganun din yung ginawa ng tao, nung tao niya dito, okay? For example, ano, halimbawa, pinarahan ka, okay? Kumbaga, gusto lang sa'yo ay pera. Then, meron siyang ipinalit sa'yo. Na kung saan, yung taong ipinalit niya din sa iyo ay mukha din pera. Yung tipong ganun. Kung siya mukhang pera din yung nakuha niya dito. Ito lang yung nakikita ko dito sa Five of Swords, okay? For example ko lang yun, ha? Okay, para mas madali tayo. Dahil kasi nakikitaan ko rin dito, no, na itong tao na ito ay may pagising, kumbaga ginigising na to, or pwede rin sabihin, yung kanyang ginawa ay na-realize niya dito na parang may balik sa kanya, okay? Ito lang nafe-feel ko. Kaya, meron ditong pagising or pwede rin sabihin na-realize niya na yung mali niya dito, okay, dito sa judgment kasi may pagising na dito eh. Kumbaga nagkakaroon na to ng spiritual awakening kasi nag-reflect lang din sa kanya yung kanyang ginagawa. Okay, kahit kanino, halimbawa, hindi lang sa'yo, kung halimbawa, niloko ka ng tao na to, tapos may naloko pa siyang iba. Kumbaga, sabay-sabay din dumating sa kanya yung karma niya dito, okay, ito lang nakikita ko. Sa judgment, hinunghusgahan na to or pwede rin sabihin na ginigising na to, ayan. Meron ditong Nine of Wands reverse. So, ano yung Nine of Wands reverse? Six of Pentacles reverse. So, nabifeel ko dito, no, na itong tao na ito, medyo down siya. Wala siyang confident dito sa Nine of Wands. Pinanghihinaan ng loob. Kumbaga, no, hindi siya grounded dito. And then, nakikitaan ko rin dito, no, na meron ditong tao na inabuso yung kanyang kapangyarihan. So, ngayon, bumagsak din tong tao na ito. Ito lang nakikita ko. And then, nakikita ko rin dito, no, yung tipo na meron ditong tao na maybe ikaw yung bigay ng bigay dito sa person mo, okay? Kumbaga, ikaw lang yung, pwedeng ikaw yung bigay ng pera dito, okay? At ito naman, i-receive lang dito. Ito lang yung nakikita ko, kumbaga, one-sided love, okay? So, nakikita ko dito yung pag-abuso. Meron din ako nakikita dito na ina-scam, okay? Hindi halos lahat sa part na to, merong scam na naganap dito. Then dito no sa Seven of Wands reverse, ano to? The Sun. So nakikita ko rin dito no, din lumabas ang Seven of Wands. Ito yung kanyang ano, balik sa kanya eh, yung wala siyang confident, bulos kahihiyan siya. So nafe-feel ko dito yung tagumpay na nagaganap sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon ka na ng kalayaan or pwedeng sabihin na lumuwag yung pakaramdam mo nang makawala ka dito kasi bulos problema yung idinala ng tao nito sa iyo, okay? Ito lang yung nakikita ko.
And then nakikitaan ko rin dito ano na nakaka-moving on ka na, nagiging ka ng masaya. And then nakikitaan ko dito yung tagumpay na naghihintay sa'yo. Nagiging kang positibo sa yung sitwasyon. Ito lang yung nakikita ko. Meron dito, gear of the horse. Okay, ayan. Tingnan pa natin. Two of Pentacles reverse. So, nafe-feel ko dito, ano, yung merong kang person na hindi balanse siya sa panahon ngayon. Pulos confusion, pulos distraction, kumbaga nagkakaroon to ng maling panghusga or pwedeng sabihin na sinisingil na to, ito lang nakikita ko. Pulos siyang distraction, hindi niya na malaman kung ano yung kanyang gagawin. And then nakikita ko rin dito no, na nawalan kayo ng communication, kumbaga hindi mo na to pinapriority itong tao na ito. Kumbaga no, nafe-feel ko dito yung pag-iwas mo dito, ito lang nakikita ko. Dahil doon ano, dahil hindi ka nagbibigay ng simpatsya dito or hindi mo to kinakausap yan. Nagkakaroon to ng confusion, pag-aalinlangan, or pwede nang sabihin na pagsisisi sa kanyang mga nagawa sa'yo. Okay? Then, lumabas ang Nine of Cups reverse. So, nakikitaan ko rin dito, ano, itong tao mo, hindi siya makalet go sa sitwasyon kasi alam niya na yung pagkakamali niya, may paggising na dito sa judgment. And then, nakikitaan ko rin dito yung pagkawala. Nawala na yung kanya dito ang kaperhan, then nawala ka pa rin dito sa buhay niya. Kumbaga, itong tao na ito ay napaka, ano, kumbaga, mahirap yung sitwasyon niyang kinakaharap ngayon, okay? Kumbaga, na-stuck siya sa sitwasyon. And then, na-feel ko din dito, ano, meron tong takot, okay? Meron siyang takot na i-abandon na, or pwede rin sabihin, ngayon yung nararamdaman na mahirap palang mag-isa, okay? Ito lang yung nakita ko. May pagkamatigas ang ulo, ayan. May pagkamatigas ang ulo ang person mo. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Dito sa card na ito, ano yung mga mensahe, kung ano ito yung mga advice na lalabas, ano? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Ano pa yung mensahe sa'yo? Nakita ko ang 222 angel number. Pwede tingnan mo to sa Google. Okay, pakitingnan na lamang ko. Meron dito na psychic development. So, nakikitaan ko yung iba sa inyo na sinusunod mo na yung intuition mo. Malakas yung kutob mo, okay? Kumbaga, alam mo na rin yung nagaganap sa buhay mo or pwede rin sabihin aware ka sa person mo. Ito lang yung nakikita ko. Give me my information. Kasi nafe-feel ko dito naman sinusunod mo na yung instinct mo, yung intuition mo, okay? May pagbabagong nagaganap sa'yo dito. And then, nakikitaan ko rin dito na mas lalo kang lumalago, nagkakaroon ka ng maraming karunungan dahil sa experience na ito na nalalaman mo na yung sitwasyon or pwede rin sabihin na ito yung nagturo kung bakit nagiging kang matalino sa panahon ngayon. Give me more information, ano pa yung mensahe sa'yo. Kasi nakikita ko dito nagkakaroon ka ng spiritual growth or pwede rin sabihin nagmamatured ka na, alam mo na yung mga ginagawa mo, nagkakaroon ka na ng vision at alam mo na kung alin yung dapat tanggalan. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. And then dito, ano, forgiveness. So, nafe-feel ko din dito, no? Dahil nagkakaroon ka na ng spiritual growth. Napapatawad mo na rin itong mga tao sa paligid mo na nagbigay ng pasaka sa'yo. Pero ganun pa man, kahit pinatawad mo itong mga tao na ito, mas pinili mo yung mapayapa. Okay? Ito lang nakikita ko. Kumbaga, mas pinipili mo ang kapayapaan ng kaisipan mo. Okay? Pinatawad mo na. Pero hindi ka nakikipag-communicate sa tao na ito. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Kasi nafe-feel ko din dito yung travel. Yung iba sa'yo nasa malayo. Okay, long distance or pwede rin sabihin ng sa ibang bansa kasi nakikita ko dito yung buwan at araw. So, meron magkaibang mundo. Ayan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Then dito, no, nakikita ko dito yung joy. So, nagiging kang masaya kasi lumabas yung araw kanina, no. Nagiging ka ng masaya, nagkakaroon ka ng transformation. Mas pinili mo yung happiness mo dito. Ito na yung nakikita ko. And then, nakikita ko rin dito, no, nagkakaroon ka na ng pangunawa dito, okay? Nagkakaroon ka na ng balance, eh. Naturuan mo yung sarili mong maibalance sa isang sitwasyon or pwede rin sabihin nagkaroon ka ng renewal para sa iyong sarili. Yung banti pong naibalik mo mali yung confident mo at yung kalakasan mo, yung dating ikaw na nabalik mo sa sarili mo, ito lang yung nakikita ko.
And then dito, no, yun nga, sinabi ko kanina, transformation. So, lumabas nga, meron kang transformation na nagaganap sa'yo. Kumbaga, before, kung na, yung ba tipong napabayaan mo yung sarili mo, so ngayon, mas pinapriority mo na yung sarili mo. Alam mo nang mahalin yung sarili mo, okay? Kumbaga, nakikita ko dito yung self-love, self-care. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.